Paano natin malalaman sa mga magagamit ng multi-tester? Sino ba yung gagamit ng multi-tester dyan? So, ngayon pa lang makagamit. Ito yung basic na pag-check. Okay. So, yung pula, ikakabit mo to sa wire. Yung itim, ikakabit mo to sa ground. Okay. So, unang chine-check dyan is continuity ng wire. Continuity dito sa connection. At saka, kung may putol, hindi titunog. Pero pag tuloy-tuloy yung connection, tutunog yan. Okay, so isa-set ko lang dito sa continuity. Check natin ha. Ito yung sira at ito yung bago. Yung naghihiram lang tayo rito. Okay. So, apat na wires yan normally. Yung black at saka red sa primary coil. Itong blue sa pulser, yan, or pickup coil na tinatawag, ito. Yung yellow at saka yung white, yan yung sa charging at saka sa lights. Okay. So, ang yellow at saka white, magkadugtong to. So, sa continuity, check natin. Okay lang kahit magkapalit yung pula at saka black. Okay, so tumunog. So, okay pa yung continuity niya. Dito naman sa kabila, sa white, at saka sa yellow, tumunog din. So, okay. Okay yung continuity nila. Sa primary coil, at saka sa pulser, hindi na natin i-check yung continuity kasi wala namang connection masyado dyan. So, ang i-check natin sa kanila is yung resistance. So, ano yung resistance dito? Yung ohms. Yan, yung omega sign. Yan, yan yung check natin. So, punta tayo sa pinakamataas. Sa 2,000. Tapos, may K. Okay, so, pag-check naman sa resistance, ano ba yung resistance? So, resist. Yan yung pumipigil sa connection, sa pagdaloy ng kuryente. So, the lesser the resistance, mas maganda yon. Okay, so check natin. Resistance dito sa sira, sa pulser. So, pula sa wire na blue, at saka sa body niya. Okay, so nakita nyo, puro zero yan. That means na okay pa yung pulser natin. Okay, dito naman sa kabila, sa bago, punta tayo sa blue. Blue wire. Tsaka sa body ng pulser. Kita nyo, zero din yung value niya. So, means okay pa yung okay din kasi bago pa nga yan. Ngayon naman, dito naman tayo sa resistance dito sa primary coil. So, dito, primary coil ito. So, ang wire niyan is yung black. Black and red. Kabit natin dyan. Tapos sa body. So, wala. Wala. Okay? So, sira talaga yan. Wala nabibigay na power. Okay? Dito naman sa yellow. Try natin yung resistance. Yellow wire. Body. Wala. So, sa white. So, wire, tapos yung black sa body. So, wala. Pero, meron siyang continuity. Pero, walang resistance. Okay. So, dito tayo sa bago. So, yung wire dito sa yung red dito sa wire. Tsaka yung black sa body. Tingnan nyo. So, merong resistance. Zero. So, ibig sabihin, okay na okay, walang resistance yung gumaganang stator coil. Sa pulser naman, check din natin, wire, tapos yung body, black, zero din. Dito naman, sa yellow at white,
wire sa yellow, ito yung pula, tsaka sa body. So walang resistance, diba? Compare natin dito sa luma, yung sira, yung red dito sa yellow wire at saka yung black sa body. Tingnan nyo, wala talagang value. Okay, so ganun lang kasimple mga peeps. Dito mo lang sa continuity, dito mo lang ilalagay, dito mo lang ilalagay yung continuity. Yan, kita nyo yan, tutunog yan. At saka yung sa resistance naman, para ma-check mo kung okay ba yung pagdaloy ng kuryente, dito ka, walang resistance. Pag zero value, mas maganda yon. Okay, yan, dito ka muna sa pinakamataas na value, tapos pababa ka kung gusto mo, pero okay lang dito sa isa lang. Okay, so ganun lang yan kasimple peeps. So bago ka palang sa channel natin, huwag mong kalimutang mag subscribe at saka thank you nga pala sa nanood ng mga video natin, para hindi kayo malito kasi marami na tayong video dyan. Pag-check na lang sa playlist yung mga motorcycle DIYs natin. Okay, so comment lang kayo kung may mga tanong kayo para magawa natin ang video. So, ride safe mga peeps. Safe, safe.